Mr. Speaker, recently ay merong U.S. Maritime Surveillance Aircraft, bagay po ito ng U.S. Navy, na nasa West Philippine Sea. Mr. Speaker, bahagi po ba ito ng independent foreign policy? Ano po ang ginagawa ng Estados Unidos sa West Philippine Sea? As part of international law, Mr. Speaker, there's freedom over flight on those seas, Mr. Speaker. Bakit po ginagamit itong issue na ito ng United States to fortify its stronghold on the Philippines? What is the comment of the sponsor? Mr. Speaker, first of all, there is freedom of navigation and freedom of overflight based on international law, Mr. Speaker. And if we are talking about the EDCA sites, Mr. Speaker, the Philippines retains sovereignty and control over these locations, Mr. Speaker. Can the sponsor give us the best estimate? Sa kabuuang confidential and intelligence funds, ano po ang breakdown ng paggamit nun? Gano'ng kalaki yung ginagamit sa insurgency? Gano'ng karaming ginagamit sa territorial defense for the West Philippine Sea and other purposes? Mr. Speaker, those are classified information because if we state it here, Mr. Speaker, the enemies of the state will know. Mr. Speaker, on another topic, on the West Philippine Sea. Mr. Speaker, recently ay merong U.S. Maritime Surveillance Aircraft, bagay po ito ng U.S. Navy, na nasa West Philippine Sea. Mr. Speaker, bahagi po ba ito ng independent foreign policy? Ano po ang ginagawa ng Estados Unidos sa West Philippine Sea? Given that it shouldn't even be a party to what's happening sa iba't ibang mga territorial claims sa West Philippine Sea. What is the comment of the sponsor, Mr. Speaker? As part of international law, Mr. Speaker, there's freedom over flight on those seas, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi ba ang ginagawa ng United States ay pag-assert lang ng kanyang hegemony? Mr. Speaker, for the longest time, it has been the United States na ang pagtingin sa sarili ay para siyang global police. It has military bases in various parts of the globe. Many compared dun sa military bases ng ibang mga bansa. And Mr. Speaker, while we want to defend the West Philippine Sea against China, bakit po ginagamit itong issue na ito ng United States to fortify its stronghold on the Philippines? What is the comment of the sponsor? Mr. Speaker, first of all, there is freedom of navigation and freedom of overflight based on international law, Mr. Speaker. And if we are talking about the EDCA sites, Mr. Speaker, the Philippines retains sovereignty and control over these locations, Mr. Speaker. Mr. Speaker, taon-taon tumataas ang AFP modernization budget. Ano pong bahagi ng budget para sa 2024 ay gagamitin para i-secure at i-monitor ang West Philippine Sea? Sir, in answer to the question, Mr. Speaker, there is no separate budget for that. It is integrated in the MOOE and the capital outlay of the department, Mr. Speaker, and as well as in the PS, Mr. Speaker. Mr. Speaker, edi tingnan na lang po natin ang breakdown ng paggamit ng confidential and intelligence funds ng DND family. Can the sponsor give us the best estimate? Sa kabuuang confidential and intelligence funds, ano po ang breakdown ng paggamit nun? Gano'ng kalaki yung ginagamit sa insurgency? Gano'ng karaming ginagamit sa territorial defense for the West Philippine Sea and other purposes? Mr. Speaker, that is Chair, would like to remind the gentleman from Kabataan that you have less than 2 minutes left to start winding up. Sponsoring Vice Chair, may now proceed. Mr. Speaker, those are classified information, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, hindi natin din masasabi, halimbawa, half sa insurgency, half sa West Philippine Sea, or kalakhan sa West Philippine Sea. Can't we get even such a general
comment from our sponsor? Mr. Speaker, those are classified information because if we state it here, Mr. Speaker, the enemies of the state will know. Mr. Speaker, actually, ang question ko po would give the defense sector a chance to really show kung ano ang priorities. Kasi, Mr. Speaker, if kalakhan nun ay ginagamit para sa territorial defense against those who encroach on our territory sa West Philippine Sea, then actually, hindi ito magiging debatable na topic. Pero if hindi pala din tayo makukumbinse na ang prioritization ng paggamit ng confidential and intelligence funds ay para dun sa territorial defense, then questions will linger. And nandyan ang posibilidad na kahit sinasabing patapos na ang armed conflict sa ating bansa, still malaki ang gagastosin natin sa 2024 national budget para sa counterinsurgency. Mr. Speaker, may ilan na lang din tayo mga data requests na hiningi sa Department of National Defense pero hindi pa nila na ipapasa sa ating opisina as of the moment. Magkano po ang ginastos at balak gastusin para sa mga bomba, para sa drones? Kaya Mr. Speaker, at the right time, I might ask that the deliberations on the budget of the DND be deferred. No? And to wrap up, Mr. Speaker, my respect for my colleague, maintains even after our heated discussion, but I still have a lot to ask and to read. So, Mr. Speaker, kung ganun lang ang budget, tapos nagkakaroon tayo ng problema, no, nade-destroy nga ang corals natin nang hindi natin nalalaman, hindi tayo makapagpanagot, Mr. Speaker, hindi ba dapat ito ay dapat lamang, no, pagtuunan din ng pansin ng Department of National Defense instead of having operations, actions on aerial bombings, pagkakaroon ng mga kasi ano eh, ang sinasabi sa tabing ng counterinsurgency, ano, minsan naman mga ordinaryong mamamayan yung nagiging biktima nito. Imbis na doon na lang sa mga, magkano ang isang bomba na ginagamit para sa mga communities at kung saan-saan pa. Kesa doon, baka kailangan nating pagtuunan ng pansin yung ating mga islands, ano, para tulungan natin sila. Hingi ng tulong yung mga, well, basically PCG at saka yung ano, no, na kailangan nila ng tulong sa West Philippine Sea, pero asan ang priority natin pagdating doon sa pagpupondo? Mr. Speaker, national security covers both internal and external threats, Mr. Speaker. That is precisely the point why we are asking for more budget for modernization programs, Mr. Speaker. Laban Pinas.